Hello guys, today mag-ano tayo. Ayan. Susuob ulit tayo dahil si Miss Gracie ay alam niyo na medyo ano. So magsusuob tayo ngayon. So ayan. Iaano natin yung ating tatakpan natin yung ating katawan para malanghap natin. Magsusuob po tayo. Iaano natin dito sa loob yung ating ayan. Sorry. Dito na tayo sa loob ng bowl. Okay, ito. So, ayan, ilalapit natin ngayon itong ulo ko dahil masarap ang pakiramdam kapag nagsuob ka, nakaka-relax. So, ayan. Medyo mai-steam din yung cellphone dahil nasa loob din yung cellphone natin. So, eto. Andito na tayo sa loob. So, ayan. Nilalanghap ko yung ano, yung init ng aking base. Medyo ano nga lang guys. At ayan. Sarap. Mainit. Yung langhap ng steam sa mukha mo. Nalalanghap mo. So, ayan. Ngayon guys, habang nandito ako at pinapanood ninyo yung pag-steam ko, may kikwento ko sa inyo. Okay, ang kwento na to ay sa totoong buhay. I-share ko lang naman po ang aking karanasan today nung ako po ay papauwi na ng bahay. Papauwi po ako kanina ng bahay dito. Naglalakad po ako dun sa pedestrian. So, may bigla pong nabuwal na bisikleta doon sa mismong kalsada. So, na ano po yung kadena, natanggal po yung kadena. Nabuwal po siya, buti na lang meron siyang helmet. So, nung nakita ko po na nabuwal siya, ako po ay nabigla. Na-shock po ako. Akala ko po siya ay mamamatay. Buti na lang po, hindi po siya na wala pong tumatawid na sasakyan nung time nung nabuwal po siya. Kung meron po, baka po siya ay namatay yung lalaki po na yon. So nung pagtawid ko po, nakita ko po yung lalaki, umano siya, bumangon po siya, and then pumunta siya sa isang gilid, and then ako po ay papatawid po ako ng kalsada, and then kinausap ko po siya, and sabi ko po sa kanya, "Are you okay? Kasi ako nakita kita na nabuwal ka." So ang sabi po niya sa akin, "Yes, I'm alright. I got only gasgas, natanggal daw yung kadena niya. So nasira yung bisikleta po niya sa kanyang pagtawid po na nabuwal nga po siya dahil natanggal po yung kadena po niya." So yun guys, ang karanasan ko today. So sabi po niya sa akin, "I'm so thankful dahil wala pong sasakyan na dumating." Na dati po kasi busy po yung around na yon. So nung time po nung nabuwal siya, wala pong sasakyan. So napakalaki pa rin niya dahil may suot-suot siya na ano dito, protection sa ulo. So kahit mabuwal siya, may protection yung kanyang ulo. So sabi ko po sa kanya, "You have to be careful next time." So
Ayun po, yung kwento ko po na ito ay karanasan ko po today ay naikwento ko po sa inyo. Shout out po pala sa mga nagbabike dyan. So, guys, anuhin nyo mabuti yung inyong bisikleta. I-check nyo muna bago kayo mag-ride. Kasi baka minsan yung kubeta, yung ano ninyo, yung kadena ninyo ay hindi nakaano. So, hindi nakaano mabuti. So, checkin nyo before kayong mag-ride ng bisikleta. So, umiwas kayo sa aksidente. Para makaiwas kayo sa aksidente, lagi nyo checkin nyo inyong sasakyan. Okay po? So, ayun. And then, sabi niya sa akin, yung sabi nung lalaki sa akin, thank you for your concern. Sabi ko, you're welcome. Kasi nakita nga kita na nabuwal. So, otherwise, kung siya ay naksidente, dahil ako po ang nakakita ng pangyayari, so ako po ang tatanungin ng police. So, buti na lang po, wala pong nangyari sa kanyang masama. So, I was so thankful na wala pong nangyari sa kanya at tayo po ay laging mag-iingat. So, thank you so much guys sa pakikinig ng aking kwento. So, ayan, nagsusuob tayo ngayon. Kamusta kayo guys? Hopefully, okay kayo. Pasensya na po kayo at si Miss Gracie ay laging busy po sa pagtatrabaho dahil Monday to Friday po ako nagtatrabaho, so bihira lang po akong mag-live. So pasensya na po kayo guys. So ayun, hopefully okay kayo.